Hey guys, it's me, Jello Pineda, your middle class sneakerhead, and welcome back to another episode of the vlog. In today's video, we do have some shopping haul, or nag-shopping haul tayo saglit sa Uniqlo and H&M, and I got some solid steel deals sa H&M. Uniqlo, not so much, pero I just wanna show what I got, and as well as since we are moving, aside from sneakers, dinagdag na natin sa content natin ang fits of the day. So I got some pretty good steals ng mga damit. We'll talk about the stuff that I just picked up, and with that, stay tuned! Thank you so much for checking on this video today, guys, and I do hope you guys are having a wonderful day. If you're new here, please make sure that you are subscribed to my YouTube channel, and if matagal ka rito tol, thank you so much for sticking with me. The last couple of days, we had the chance, or I had chance na makapag-ikot-ikot sa mall saglit na mabilisan lang, pero syempre super social distancing at pero in fairness naman kasi wala masyadong tao sa mall. So napaisip ako na to get some new clothes, pero itong mga clothes ito ay naka-discount, hindi naman ako bibili kundi sila naka-sale. So alam mo, pagpasok mo sa mall ang unang pinupuntahan ay yung sales section. So aside from sales section sa Uniqlo naman, meron ako nakita na super seating na hindi ko inexpect na sobrang seating lang pala sila. I got some stuffs for me and for Alfonso. Syempre dapat kung medyo pumaporma si daddy, dapat pati si Alfonso, yung baby, eh dapat nakaporma din, di ba? So let's go ahead and start off with Uniqlo. Okay, so sa Uniqlo, di naman marami to. Actually, dalawang piraso lang to, and explain ko kung ano yung nakuha ko. Kumuha ako ng plain white shirt. Ayan, so from Uniqlo, dito sa SM Talabastagan, kumuha ako ng plain white shirt. Alam mo yung usual kong sinusuot na black na parang tank top, or medyo maganda yung fit sa akin. So kumuha ako ng white version niya. And this one is, hindi ko alam ang tawag dito talaga eh, pero slim fit na mga tee, or yung mga medyo, hindi ko alam ang tawag dito, parang honeycomb yung tela nila. Similar sa what you find sa mga Lacoste na t-shirts. So ito, nakuha ko to ng 390 pesos. Hindi sila naka-sale. Yun talaga yung original price nila, 390 pesos. And I got an XL, size XL, 390 pesos. So ayan siya. So ito, bakit ko kinuha? Simply because madali siyang, alam mo yung pwede siyang pang-inner shirt sa mga, ano, sa mga, like, for example, naka-bomber jacket ka, tas white shirt lang siya. So alam, it's very plain. And ang maganda kasi, maganda yung fit nito eh. Medyo muscle, parang yung muscle fit siya or ganun. Kung medyo gusto mo medyo fit-fit yung datingan mo, ito okay to. Kasi may sa sleeves niya medyo maikli. Okay? And then, ayun. Tapos medyo maganda yung loose siya dito sa may bandang chan. So, hindi lumilitaw ang aking inaalagaan na chan. Okay, so next. Ito ang medyo super controversial, pero okay, so ito yan. So I got a shirt, yung Billie Eilish na shirt. So ito yan. I got a black Billie Eilish na shirt. And ito yung may pangalan ni Billie Eilish plus yung mga Murakami na flowers dito sa taas. And I was surprised kasi this shirt o lahat ng shirts ni Billie Eilish ex Murakami were just sitting. Hindi ko in-expect yun. So I sort of thought na ano, na magsa-sell out to mga to. And then nagulat ako nung pagpunta ko sa SM, punong-puno. Ang dami, full-size run pa sila. And these guys cost 790 pesos kasing mahal sila ng mga cost na shirt. And ang fit ng mga to, guys, ay oversized. So medyo loose sila. Even if kumula ako ng large, kasi usually yung sa cost, gusto ko nun yung XL kasi medyo magandang fit niya. Na medyo loose pero hindi ka mukhang mataba or something. Or parang hindi ka lobo. Ito naman, nagulat ako. Ano siya, loose siya. Actually, pwede ko tong gawan ng ano, pwede ko tong gawan ng parang, hindi naman on-fit, on-body. On-body video, I guess. And also, if you want me to make a video on why Billie Eilish ex Murakami shirts flopped sa Uniqlo, or flopped the market, hindi masyadong mabenta, or comment down in the comment section down below, let me know. Tapos gagawa ko sila ng video. I'll make research kung bakit sila hindi kasing benta ng mga cost na mga shirts na lumabas. Pero overall, maganda naman yung tela. It's just that siguro yung fit. Kasi kung halimbawa ako, medyo chubby na ako o medyo huggable ako,
Tapos oversized pa yung kinuha mong shirt. Eh talaga medyo malaki kang ano. Pero knowing kasi Billie Eilish, Billie Eilish kasi ay mahilig siya sa mga loose talaga. Talagang makikita mo ang laki ng mga damit niya. So I do think na ganun din talaga yung theme nito. Pero not all can adapt. Namimili siya ng body types. Kung chab, kung medyo huggable ka na, tapos medyo yung parang tawag ito, box cut yung t-shirt, mas mumukha kang malapad eh. So actually may maganda naman yung white, yung parang yellow greenish yellow something, pero isa na lang kinuha ko kasi if they're just sitting, most probably antayin ko sila mag-sale bago ako bumili. Antayin ko sila mag 390 pesos tapos bibilin ko naman lahat if ever. Pero for now, ito lang muna. At least we have the most, yung parang I think pinaka staple na shirt na ano, na Murakami x Billie Eilish. All right, so yun lang ang pinikap natin for Uniqlo. Let's go ahead and check on kung ano yung mga nakuha ko from H&M. So, masyado malaking paper bag. Ilagay ko na lang siya dito. So, start muna tayo sa mga binil namin for Alfonso. So, ito si... Yung nakuha namin ito for Alfonso, ito yung parang three-piece na plain shirts. So, meron tayong moss green, meron tayong white shirt, at meron tayong black shirt. So, syempre, if you're gonna style your kids, maganda rin kasi meron siya mga plain, tapos yung mga jogger pants nila, tapos sa shoes, dun ka babawi. So, at least hindi masyadong overdressed or overkill. So, meron siya mga plain shirts. So, this one, we got it for $342. Okay, so parang bili ka ng tatlo, dalawa, ay bili ka ng dalawa, ang isa libre. Yun, parang ganun siya. So, this one, again, this one is the H&M plain shirts for kids. Actually, hindi pa kasha ni Alfonso to. Or kung actually kasha na niya, pero loose lang sa kanya. Which is fine kasi kung alam mo, if you're wearing like sneakers, imagine mo, naka-suit niya yung Yeezy niya dito, naka-jogger pants na either black or gray. Tapos, diba, ito. Pero, tsaka black shirt, naghanap talaga ako ng black shirt for Alfonso. Dahil wala akong mahanap, plain na lang. Which is okay naman. And then, syempre, binilan din namin siya ng jogger pants. Ayan, so ang cute. Cute. Sobrang cute na jogger pants na gray na pambaby. This one is 2 to 3 years old. So, actually, hindi pa niya kasha talaga or medyo loose pa. Pero, syempre, hindi pa naman niya talaga masusuot ngayon. Pero, at least, pagdating ng time na pwede nang gumala ulit, pwede nang pumorma ulit, pwede nang lumabas. So, at least, meron na siya. And this one goes hand in. Ito, oh. Imagine, no? Ooh, jogger pants. Tapos, black shirt na H&M. O kaya, itong green. Tapos, naka-ano siya. Tapos naka-red siya na Jordan 1. Ay, syempre ay ano, tawag dito ay jersey shorts. Ayan, so jersey shorts. Tapos medyo naka-crew sock siya. And then, syempre, either Jordan 1, Yeezy, or ano ba bang shoes niya ngayon? Continental 80. So, yun yung mga yun. Mostly, ang na-visualize ko talaga dito sa ganito ay yung ano, Jordan 1. Tapos naka-crew sock siya na Nike. Tapos yung, either yung black shirt lang, ganun. Diba? Although marami naman siyang iba mga pants, that goes along. Pero dahil wala pa siyang gray, so ito, we decided to buy Alfonso jogger pants, sweatpants, and then jersey na shorts. An additional to that, syempre, gusto naman ni Mami. Syempre, hindi lang basta-basta hype, dapat meron din yung medyo pang casual lang, ganun. So ito, binila din ni Mami ng chino shorts si Alfonso na dark blue. This one cost 599 pesos. So, although, again, malaki pa sa kanya itong mga to, we don't intend na gamitin na niya ngayon. Pero, at least pagdating ng time na tapos na tayo sa buisit na pandemic na to, eh, may mga susuotin na siya ulit. Kasi medyo, alam mo na, mabilis lumaki mga bata eh. Next on the list, or next na binili namin is this moss green shirt. So, ayan. Although ako di ako mahilig sa green na shirts or di ako mapag green na t-shirt. Pero this one, para lang meron siyang something na ano, kung halimbawa naka-black. Meron kasi siyang black na jogger sa bahay or parang navy na jogger. So ito, pwede-pwede ito. And then, wears, I guess, yung Yeezy niya or something. So, ayan, ito siya. And this one just cost about 199 pesos. So for a shirt na pambaby, ayan, pwedeng-pwede na to. And then, meron na siyang parang turtle na design. Probably, gagawa din ako in time ng video namin ni Alfonso na, kumbaga, how to style dad and son na parang combo or something na gano'n. Naisip ko lang, pero for now, syempre, dahil bawal pa lumabas, wag muna. Okay, so ito mga to ay re-reserve lang muna natin. And then, binilan din namin siya ng medyo pang, ano niya, pang casual-casual lang niya na parang medyo jersey shorts din to. So ito, this one,
siya, kumbaga parang additional din siya na jersey shorts. Pero kasi ito, may katerno. Ayan. So, itong katerno niyang to, guys. This one, ayan. Ang sabi niya, team gold. Ayan. So, actually, pair kasi ito pag binili mo sa H&M. So, wala yung tag niya. Ito. Meron siyang tag. This one cost 499 pesos. And then, ito lang yung pang ano niya. Yung pang chill mode lang niya. Pag, halimbawa, pinagpawisan na. Ito, pampalit niya. So, at least, ano pa rin siya. Jersey shorts. Tsaka maganda ka sa jersey shorts sila. Talagang, ano, sobrang presko at alam mong di mainitan si baby pag gamit niya to. At the same time, maganda kasi yung, ano niya, maganda kasi yung, tawag dito, yung tali niya. Medyo hype beast yung datingan. I'm looking to buy him one more sneaker. I think Air Force 1 ang bibiling ko kasi para at least parehas kami may Air Force 1. Pero for now, yung Jordan 1 niya, yung last time, by the way, kung di mo pa nakita yung in-unbox namin ng mga sneakers, I'll link it on the top of the screen. That is a family unboxing with Mommy and Alfonso. Alright, so apart from yung mga nabili ko sa Uniqlo na Billie Eilish na t-shirt, may nakita rin ako sa H&M. Ayan. This one is a flannel shirt, a flannel orange na shirt. And then, ito yung pinaka-amazing dito, guys. Ang pinaka-amazing dito, this one only costs how much? 300 pesos today. So, dati siyang nasa 1,200 something or 1,490. Tapos ngayon, si H&M binabagsak niya yung presyo to 300. Iba-iba eh. So, parang per color, iba-iba yung presyo nila. Merong 500, merong 600. Ito yung pinakamura, kaya ito yung kinuha ko. So, 300 pesos for this flannel shirt. And marami ako sinaisip na fits for this. Ang maganda kasi sa mga flannel shirts, guys, pwede mo silang pormahan na pwede, halimbawa, pwede silang pang office, and then pagtapos ka na sa office, buksan mo lang siya, i-fold mo lang siya, or isara mo, and then mag-cap ka, and kung naka-sneakers ka naman na, parang, di ba, okay na. Very, ano din, very diverse, tsaka ang ganda kasi ng kulay, and yung tela mismo, from H&M. And that's why, kaya kami ni Mrs. talagang we patronize H&M. Kasi, aside sa ano, maganda yung, for us, maganda na yung tela, tapos, pag nag-sale pa sila, yun lang talaga pag nag-sale, pero pwede sila naka-sale, di kami bumibili. So, alam ni Mrs. yan. Alright, so my last clothing pickup for this episode would be another flannel shirt from H&M as well. And this one is more of that yellow and navy blue. And actually, noon ko pa tinitignan to, dahil 1,100 siya, hindi ko tanggap yung presyo na 1,000 siya. Flannel lang siya. And ayun, dahil alam mo sobrang cool lang you're wearing black na joggers, medyo tapered sa baba. And then this one right here, and then you're wearing like probably clean Air Force Ones. Kaya maganda kasi sa flannel shirts ng H&M, hindi sila ganun ka init. Like, yes, granted medyo knitted or medyo ano yung mga tela nito, pang malamigan. Pero hindi sila yung pang malamigan na hindi mo kayang i-rock sa klima natin ngayon. So, ayun, so for this one, ayan siya. Meron siyang pocket dito sa harapan, and that's all you get, harap likod. Okay, flannel. So, pwede na mag-picnic dito. Wala kang mat. Ito, nabili ko lang to ng 600 pesos. Dati siyang 1,990. Ayan. So, 600 pesos. So, as mentioned, ayun nga, prices do vary, I think, per color, per season siguro. Hindi ko sure. Pero, nagkataka ako kasi dahil iba-iba yung ano nila, yung mga presyo nila, pero pare-pares na silang flannel, is I do think yung kung gaano ka luma na yung stock, tsaka kung gaano siya, or magkano original price niya off the bat. Alright, so this one again, 600 pesos nung nabili ko. And ayun, wag po kayong magmamind sa baba, hindi ko po binibenta. Makita ko lang. Most probably, guys, syempre gagawa tayo ng mga fit of the day. Hindi ko pa nasisimulan. Sorry, hindi ko pa nasisimulan talaga. Pero gagawin ko po siya. Ang problema ko lang sa talaga, paano, sino yung kukuha sa akin, sino yung mag-shoot sa akin kapag gagawa ko ng mga fit of the day. And kung dito naman sa studio, medyo pangit yung background, tsaka medyo madumi. So, mas prefer ko sana sa labas. Kaso ang problema, sino naman kukuha? Actually, na-figure out ko lang, itong flannel na to, ang ganda pag may inner shirt ka na ano, ang ganda pag may inner shirt ka na Murakami, tapos naka-flannel shirt ka sa labas. Oh, diba? Tapos tsaka ka naka Vans na sneakers on Billie Eilish na t-shirt. Well, for now, since di tayo bibili na sneakers, hindi muna tayo, wala tayo masyadong ma-unbox na sneakers, so more of clothing muna tayo for now. But of course, syempre, once we do get the chance to do like an unboxing, at the same time, ayoko rin munang bumili sneakers nga. Napapaisip ako. Pero, meron talaga mga lumulusot sa mga Facebook groups na gusto ko talagang i-cap, pero wag muna ngayon.
we'll stick with ano muna, with clothing, toys, and whatever na pwede natin bilhin and pwede natin i-unbox dito sa channel. Alright, so I guess that will do it for our episode for today. Kung nag-enjoy ka sa video to, please go ahead and smash that like button dito sa baba. Hindi lang niya matutulungan na dumami yung likes ng video na to. Matutulungan din yung algorithm na i-alok yung video na to sa mga tao naghahanap ng mga clothing videos or unboxing. Di naman unboxing, pero shopping haul ng mga H&M, Uniqlo, baka naman. And at the same time, kung bago ko dito, please make sure that you are subscribed to my YouTube channel for more videos just like this. And yun naman, for the meantime, maraming salamat for checking on this video, and I shall see you on the next one. Peace, guys.